ang Nxpe. In terms of lineup, any predictions here? Who has the better composition? Who has the better execution? Or sinong mas madaling lineup para sa inyong dalawa? I have to say for this one, Nxpe Evo, sakto kasi meron silang pang crowd control, continuous crowd control. Meron pa silang popoling Koopa with the damage as well, continuous DPS. So Nxpe Evo, it will be effective kapag ka nagkaroon ng farm. Yeah. Pag nakapag-jungle yung mga heroes na yon. Yeah. But for Onic, man, this is a lineup na talagang dederederecho on the early game. Yeah, gusto ko yung punto. Simple lang. Mas kompleto ang lineup ng side ng Nxpe kasi ang daming crowd control, may traps from the Popol and Koopa, meron kang damage output from the Karina, pick-offs plus zoning from the glue and from the Eve itself. So nagmamatter na ngayon is the laning stage. Ang bilis actually ng clear ni Baloyski at ni Hatred this time sa gitna. Dito pa lang makikita natin, alam natin kung gaano ka-talented si Kyrie sa retribution sa pag-agawa ng buffs and of course sa turtle. Mm-hmm. Nakita natin dito kay MP the King, he is using the Demon Slayer emblem agad, which gives you the 20% damage that you need in taking those objectives. Mas mabilis. There are times of contest, there's times for battle din ako kakailanganin. Kung sakto din siya sa Karina, kasi si Karina na tatag natin siya as an assassin na kaya mag-jungle mag-isa. Tapos samahan mo pa ng reduction in terms of the jungle. Kumbaga, ang gagawin niya lang dito ng mga kakampi niya is to have a vision for him para malaman kung sa pupunta. Pero ang bilis na first blood. Luge. Na yeah. Ghouls. Kabisado na ni Glar ang damage output ng Dragon Tail. But meanwhile, Baloyski, the Arcane Shade won't be enough to let him survive. Nice pick-off. Nagmumula sa Nxpe. May kakaunting kuha si Hesa. Hesa finally back though. Hindi natin, ngayon na natin ito papag-uusapan. Yesterday ba naglaro si Hesa? Parang hindi ko rin siya nakita eh. That was Sagitno on the play. Yes, yes. Yeah. Yeah, actually for Sagitno kasi ang ganda na naging performance niya. Pero for Hesa for the longest time, nakikita natin yung potential for this guy. Yeah. At grabe yung intensity ng pagkakasilipan. Ito yung nangyari ngayon, Onic and Nxpe, nandun yung mga pokes nila, but at the same time, hindi nila ine-engage. Ang gusto ko yung binanggit mo ng mga pokes because Yelly Haze, for sure siya may pinakamalayo dito, but look at Baloyski Papong na nagagalit! Shadow Strike after Shadow Strike na hinahatid ni Baloyski on the mid lane. Kasi yun din naman talaga, if you are an Eve, ang pinakaayaw mo mangyari is malalapitan ka. At yung ginagawa ni Baloyski, gina-gangster niya together with Hatred. Oh, sakto-sakto. Imagine kasi yung kanyang bitaw na skill dito, as long as malapit, tatama against the Eve. For Eve, kailangan niya pang isipin kung saan ipoposisyon yung kanyang mga Void Spirit as well. Yeah. And, wow, ang ganda ng pinapakita ng teams natin. Sneaky, sneaky turtle for the side of Nxpe. I like this kasi, again, it's Nxpe na kapag nag-team fight, 5-on-5, clearly, ang dami nilang control. Clearly, kaya nilang pumunta sa backline because of this Karina pick. At kaya nilang pumitas ng mabilisan. Speaking of pitas ng mabilisan, nagigilap si Baloyski doon. How is he aggressive then sa paglabas ng mga skills? Kung na-notice nyo si Cadenza on the level 4 na rin, one characteristic of a Valentina is kung hindi mas mataas ang level ng kalaban niya, the primal force can be procced. And yung every damage delta na kuha na sa kalaban, nako-convert into HP. Okay, so every time kinakas na yung skill niya, tumadagdag yung XP niya. So we can expect na mas magiging aggressive pa si Baloy. Kailangan niyang gawin yon kasi kailangan niya i-abuse yung skill. And that's what he's doing right now. That's why talagang agresibo ang side ng Onic. Meanwhile, in the top lane, nakita natin si Yureshi, another death, another outplay. Dalawa sila doon. Gaano ka crucial ngayon yung lane dito sa XP lane, guys? This is now Dlarski with a 2-0. Well, for Dlarski, ang magiging problema dito sa kanila ng NXP later on is that yung mga pwedeng puntahan sa may backlane, specifically Yelly Haze, mahirap na agad para sa kanya. Pwede nga pumasok dito with the Dragon Form si Dlarski later on. Instant burst agad, meron pa knock-up. So, there's a possibility na masira information ng Nxpe Evos. Yun and at the same time, si Dlarski, pwede na siyang sumama doon sa teamfight. So, supposedly kasi, ang gusto gawin ng Nxpe Evos, sila yung mas lamang or kompleto pagdating sa teamfight dahil naka-demon player. Yeah. Ngayon, Onic, silang pwedeng gumawa nun. Dahil sa early game din, dapat meron sila. Pero again, meron silang isang lane na nalugi. So ngayon, ang hihintayin natin kung i-utilize ba yun ng Onic. Kasi kung iisipin mo ha, kahit na nakatukil si Dlarski, yung Nxpe, tabla actually pa rin.
Yung gold, lamang nga sila ng 200. Yeah, it only means one thing na kung gaano medyo makulit na mag-poke ang isang Karina actually. MP the King on what he's doing right now. Habang umiikot siya sa mapa actually, sumasama rin siya sa pag-rotate. Alam nila kakailanganin din ng tulong na kasama nila. At nakakakuha sila ng mga magagandang objectives. MP the King will steal the turtle. But that is Yureshi. Tumatalon-talon. Nagpa-bounce-bounce na palayo. Meanwhile, Nxpe will take a tower in the bottom side. This is next play na nanalo sa dalawang trade-off na yun. Napakaganda for next play, Evos. Ang ganda ng zone out din ni Ureshi. And at the same time, hindi pa siya namatay. So yung continuous niya na continuous sa pagkuha niya ng gold against Onic ay nandun. So later on, mas magiging makunat pa siya sa ating laban. And the good thing about next play, Evos, is that dalawa lang yun nandun sa turtle. Tapos yung tatlo ay nag-zone out against a Marky, which is very crucial later on in terms of the late game. So meaning magkaka-farm pa rin si MP the King. He is at level 9 against Kyrie level 8. So nawala dito yung fast pace na gustong gawin ng Onic at nabasagan pa sila sa baba. Dito natin makikita ang isang aggressiveness ng marksman ng team ng Nxpe. Medyo nalulugi dito ang isang 1-1 early game, but furthermore na pinapaabot nila to sa late game, mas malakas or mas masakit ang tulong nito kasi, gamit ng weakness finder. Kasi this is Hesa on the Popol in Kupa. Tama ba ako, Chantel? Pag nasa lane ka, parang lalamang talaga ang popolin ko pa pagdating sa clear eh. Kasi dalawa kayo na umatake sa minions. At saka pinakapang dash lang kasi dito ng 1-1 is the needles in flowers. Yung so second kapag, skill. Pag nagamit niya agad yun, pwede agad na mag-dive pa lalo yung popolin ko pa to penetrate more dun sa kanilang lane. Kagaya niyan, tatlo yung nga nandito sa side ng Onic para nadedepensahan nila yung Tore. Talagang lalaban ba dito ang Nxpe? Depensa sa Tore, clear lang. Gustong gawin ni MP the King. But Kyrie will force out the tower. Onic, hindi na sila magpupumilit pa. Finally, nakakuha ang Onic ng objective. Ang ganda ng gustong gawing depensa ng Nxpe doon. Nakita mo yung disiplina. Not forcing anything. Talagang wave clear lang. At mukhang magre-reset yung ating laro. Alam nilang specialty ng Onic Philippines. Prior on the objectives and laning. Ayaw nila malugi doon pa lang because Nxpe, once they have their momentum, pwede sila dumiretso na parang nasa racetrack lang. Pero ngayon, buff ang priority ang aagawan nila dito. Ninakaw dito yung reload manipulation pero ninakaw din si Maloyski. Maloyski is now down. Meanwhile, Cadenza ay and Yelly Hayes na tumatakbo kay Marky. Super Marky is here with the crit box. Sabay, nandun naman yung camera dito sa panababa. At Yureshi will pop the ultimate. Ang si MP the King ay tumatakbo. Wala siyang any dash whatsoever. Kinagat siya ng dragon as Onic. Good zone out. Onic will take a kill. Meanwhile, hindi pa ata tapos. Dlarski, mabubuhay pa ba dito? Another real world manipulation mula kay Haze. Yureshi will manage to pick off one. Tatlo ang nawala sa side ng Onic. Nahirapan ng Nxpe mag-engage sa zoning out potential ng Onic Philippines. Alam nila kung magdidikit-digit sila, pwede ma-activate dito on target pace ng isang 1-1 o si Marky na sinasamahan ni Dlarski na hindi sila nakakuha ng magandang view. So next play, Evos, naganap sila ng magandang opening para hindi sila mahirapan. So the only way to do it, kailangan hiwalayin ng Onic kanina. Nakahiwa-hiwalay nga. Baloyski, mapipilitan na lang dito gumamit ng ultimate. Same! Real-world manipulation ng IMU. Azessa will go for the blinker out. May dalawa pang procs. Nung passive ni Marky. Ayan na yung mga creep ng Marky dito. Marky! Kinagat ng doggy. MP the King striking from behind. Yureshi will pop the ultimate once again. Hayden Chere lang mag-isa dito. Topping the black shoes. Pero Nxpe mas makunat at mas malakas dun sa engagement na yun. Kupa again in the action para dito kay Hesa. Kitang-kita naman natin dito on the replay, it was a nice, supposedly, real-world manipulation para kay Baloyski. Ang ganda ng pasok ni Kyrie, pero tinan niyo yung movement dito ni Popol and Kupa. Hesa of Nxpe, Evos, with that knock-up against Kyrie of Onic as to why naging sakto para sa kanila yung teamfight na yon and MP the King as well for the backup of Nxpe. That is our Samsung A. Samsung Galaxy A Series replay. Meanwhile, this is Nxpe in control. A team ngayon na alam na kaya nilang kumuha ng mga pick-up sa ganito. Ang daming dialogue!
Grabe. The combo from Cadenza and Yelly Hayes. I'm offended to the real world manipulation. Instant kill. Ang ganda ng binigay nilang entrance dito sa isang MP the King or Karina na poprocking shadow assault niya, and that is continued magic damage plus nag-cooldown yan every time na may napapatay siya. Tama yung sinabi mo dito na setup for the side of Nxpe Evos, kasi imagine ang kanilang formation ngayon, kailangan lang nila ng isang taga-protect or front para kay Yelly Hayes, yeah, to set up the tempo, continuous crowd control, and take note, yung crowd control na sinasabi natin, meron pang damage sa kamay ni Hesa because of the popling Koopa. Yeah. And again, Nxpe Evos. Wow. Ang ganda ng pag-dictate nila sa laban, ang laki ng gold ni Hesa, 7.2k, malaking kailangan habulin, Marky is 5.6k gold. So ang sinasabi nyo sa akin dito is the main plan for Nxpe, magsasama si MP the King, kasama si Hayes, kasama si Cadenza, every time na online yung hila, every time na online yung real world, easy burst. Yeah. Nagagawin ni MP the Ayan, King. Kaganyan. Here we go. Let's see, medyo malayo si MP the King dito, ha. Wala siya, alam to ng side ng Onic. Napapop na ng ultimate si Kyrie. Kinangin ng Earth Guard si Kyrie ngayon. As Yelly Hayes, tumatak po na lang. Oh! Pero mula sa likod, nakupo na wala si Esa. Ito na si MP the King. Here we go. Shadow Assault Killing Spree. MP the King. Nakupo. Mula sa likod. MP the King. Inuubos ang kupunan ng Onic, yun pala yun. That was breathtaking para sa ating dalawang teams. But we have to comment, Dilarski, on that one. Yes, namatay siya, but at the same time, na-target niya yung pabalik ko pa dito ng Nxpe Evos. As to why, nahirapan din na dumire-diretso yung Nxpe. But take note, meron ng Oracle dito, isa sa mga players ng Nxpe. Mahihirapan sila later on. May setup na naman na gagawin dito. Void Crystal into the real world manipulation combo. Baloyski ngayon, tumakbo na lang. Si Kyrie. Sa kanyang Shadow Arcane. Meanwhile, MP na kayo nag-aarap ng target. Kyrie with the Tempest of Blades to just to get out. What a setup. Cadenza and Yelly Hayes. Nilalasit na lang eh. Kailangan na lang ilasit ni MP the King eh. Laging straight yung nagiging setup dito ng dalawang combo ni Cadenza at ni Yelly Hayes. Ramdam ko na dito ang stacks ni Yelly Hayes with the Galactic Force. Kung kita mo siyang lagi na unang nag-setup para makapagbigay ng additional control and slow once we have the perfect target. Kung na yung notice natin, ang entrance lagi ni MP the King parang nasa red carpet na lang. Hinihintay na lang may dalawang gwardiya. O, ready na ba pumasok? Sige, dito na ako papatay. Tamang-tama yan, OSX. Kaya nagiging movement din ngayon ng Onic ay pinipilit nila na manggaling sa likod. Kyrie kanina gusto niya kuhanin was Yelly Hayes. Yes. Dahil yun talaga yung nagsiset ng tempo for Nxpe Evos. So ngayon, kung ikaw ang Onic, as much as possible, hindi mo pwedeng i-force na makuha agad si Yelly Hayes. Little by little, force them to use their skills, and at the same time, mapasukin na agad nila after nung mawala yung mga skills na yon. Yeah. Backline access ang kailangan ng Onic. Yun yung sinasabi nyo, just to get rid of Yelly Hayes, who is setting up everything para malasit na ni MP the King. Kasi yung apat dito sa side ng Nxpe, yun na yun eh. Yeah. Set up, tapos biglang pa-punchline si MP the King mula sa likod. Yun, ang nakikita natin ito sa Onic Philippines, I'm looking at the possibility kung sino lang ba makakapag-control. Alam nila dito na either si Dilarski, meron siyang Petrify. Pero ang for what extent or paano magiging magandang timing niya dito? Pero hirap! Sinusubukan ni Hatred, di-cancel dito si Hayes dito. Pero meron ako na sinong naiwan. Lumipad na lang si Dilarski, naging dragon. Pero naging maliit din si Ureshi. Habang si Kyrie, pumok lang ng onte. This is Nxpe now. Going for the Lord. Hatred is down. 20 seconds on the death timer para kay Hatred. Going back to the thought of Dilarski kanina na siya lang either makapagbigay siya ng knock-up using his second skill, pero si Marky nahihirapan pumuesto na ma-activate yung kanyang target pace. Pero dito natin nakikita na backline would be the best key, pero sa side ng Nxpe, dalawa ang pwede makapagbigay ng CC skills from Popol and Koopa and a Ruby, Cadenza and Hesa, not to mention empowered na rin siya with his emblem. Interconnected yung sinabi dito ni OSX eh. Gusto mo as much as possible na makapag-crossbow down dito si Marky. But at the same time, hindi kasi siya makaposisyon kasi yung range dito ng Don't Run Wolf King and even yung range dito ng Glue, taas. Ang hirap para sa kanya pumasok. Yes. Parang same. Kaya the more na gusto niya pumasok, the more na nagkakaroon ng crowd control dito, yung Nxpe Evos against them. Definitely a hard game for the 1-1. This is why sumusugod ang Nxpe. They want to take the tower. Nandun si Ureshi with a split. Tower down.
One hero down. Alan Baloy is down. Nxpe trying to port this out. Pero inentra ni Larsky. Nandito na rin si Kyrie. Here we go. Tinusok ang apat. Pero walang tinamaan. Naiwan na si Mikey. Super Mikey. Pero wow! MP the King with the Winter Truncheon. Nag-grow as a player at nasayang yung ultimate ni Marky. Buhay. Natanggal man si Yelly Hayes pero nasustain doon ni Cadenza ang damage. Pati si Hesa na control na apakan ng trap kaya tuloy-tuloy ang laban. Sabi nga ni OSX, clutch moves ni Hesa, clutch moves din ni MP the King during that game or during that last team fight. Wow. Sinakto niya yung ultimate nung 1-1 with the Winter Truncheon, kaya hindi naging continuous yung ultimate na yun. Ooh, nice WT. For more videos, mula please kay don't MP. Forget to subscribe. 4-1-4. The debut. Welcome to MPL. MP the King. L na lang pala ang kulang sa pangalan niya. MPL na. Yung pang isasabihin ko. Kung gamit niya yung Ling, pwede na siyang MPL. MP the Ling. MP the Ling. Kaso, nasa kalaban yung kalaban. Pwede na. Pwede na yun. Kailangan na nating i-push dahil MP the King doing wonders right now for his team. But let's see, this is still Onic. And nakita nyo naman kung gano'ng ka-dangerous yung damage output ni Marky doon. So now, Onic knows na merong mga ganong defensive output ang Nxpe. So meaning, maghihintay na sila ng cooldowns, aalamin na nila. Galawan na talaga to. Super speaking kailangan of, talaga yeah. I-take note. Speaking of aalamin at galawan, the only way na pwede sila makakuha ng isang CC skill is... Oh my G. Baloyski is down for the NXT. Count. 0-6 so para kay Allen Baloyski. Maybe sa game 2 mabago ang nice pick off mula sa Nxpe. Alam ko yung pwedeng gawin sana doon ni Baloyski I was about to explain na isang please Valentina. The only way for Onic Philippines for to get that thank secure you. Set is makuhang isang ultimate either ni Oreshi or ni Cadenza. Kailangan may isang CC. I feel na he was trying to attempt na makakuha ng isang ultimate on side ng next play Evos para lang makakuha ng counter or konting slow para makaset up si Dilarski. Pero yun nga lang medyo naalanganin siya doon because of the map control of Nxpe right now. Yes, tama-tama yung sinabi mo doon na, kailangan ng kuhanin dito ni Baloyski is the crowd control kasi kanina napakaganda ng setup nila on that team fight bago makuha yung Lord but at the same time kung nga burst kasi ang isisecure nila na damage or kukuhanin nila na hero mahirap for them. Yes, nandun na yung damage ni Hatred, nandun din yung damage ni Marky pero hindi kasi nila malatag ng tama but anyway nakikita natin yung potential ng Onic kung paano na de-depensahan yung kanilang base. Have the Lord Kyrie and tingnan natin kung anong gagawin nila next play Evos. Ganda ng slam na ginawa ni Yureshi. Ang call right now is ito to na. Push. That is the ultimate mula dito sa Valentina. Habang si LLSK palang pinapi-ultimate ako talaga ang original. While si MP the King na palalim. MP the King, tumatakbo na lang palayo. May iwan na dun sa likod. Tumba ang General. Nxpe, sino kayo na nakakalamang dito? 4-on-5 situation, nice hila na naman. Ultimate para kay Kylie dito to save everyone. Cadenza na falling low, pero double kill para kay MP the King. And that is it. GG Nxpe, taking game number one. It's all about the CC. It's all about the crowd control.